kapayapaan kung walang kamatayan. Yan ang paniniwala ng iyong ama. Naniniwala kayo doon? Hanggang kailan ba kayo lalapan? Hanggang kinakailang. Kahit ganito pong buhay niyo. Yung laging tinutugis, yung laging nagtatago. May iba pa ba kaming magagawa? Pwede niyo yung tigil ang lahat ng to. Ina! Ina! Kailangan niyo na sumuko. Pangako ko sa inyo, walang masama mangyayari sa inyo. Inapoprotektahan kita. Isip niyo ba si Akim? Hanggang ngayon, si Akim pa rin ang iniisip niyo. Sa tingin niyo ba, pati kayo iniisip niya? The peace of the Lord be with you always. Let us give each other sign of peace. Paglaban kami ng iyong ama para mabigyan kayo ng mabuting buhay. Lahat ng ginagawa ko dito, Ina, pinagpapatuloy ko lang ang pangarap ni ama. Iniisip ko sa Al. Tama ba ang naging desisyon namin ng iyong ama? Tama ba na isinama ka namin sa labang ito? Tama ba ang daang tinahak namin para sa iyo? Hindi mo ba naisip na baka tama ang kapatid mo na dapat na nating itigil ang laban? Anong sinasabi niyo, Ina? Naririnig mo ba ang sarili mo, Ina? Anong gusto niyong gawin ko? Titigil natin to lahat? Susuko ako? Hindi! Kahit kailan, hindi ko isusuko tong natitira kong dangal habang pinaglalaban kong pagkamatay ni Ama sa kamay ng mga militar na yun. Wala naman nagbago eh. Kung ano man yung pinaglalaban nyo ni Ama noon, yung parehong pinaglalaban ko ngayon. Habang nauubos kayo. Wala na si Joseph. Si Amir. Susunod pa si Akin. Saan? Baka binibigyan ako ng pangalawang pagkakataon ni Allah para maging mabuting ina. Pero wala ngayon si Akim. Wala na si Akim. Matagal nang wala si Akim, Ina. Matagal nang wala si Ama. Pero nandito pa rin tayo. Buhay tayo lahat. Nabubuhay tayo. Bakit hindi ba natin pwede ibalik sa kung ano yung dati? Nagwala ang kapatid mo? Ano ba hindi nyo naiintindihan, Ina? Iniwan tayo ni Akim. Iniwan niya tayo. Ang hindi ko maintindihan, bakit mo pinagpipilitan ang sarili mo sa isang taong hindi tayo kayang piliin o samahan? Hindi yan totoo. Pinili niya tayo nung kung saan siyang pumunta sa atin para kilalanin tayo. Pinili niya tayo nung iniligtas niya ako. Pinili niya tayo kaya ligtas tayo ngayon. Ilang beses niya tayong pinili, pero ikaw ang nagtaboy sa kanya. Ikaw. Marahil ay tama nga kayo, Ina.
Ilang beses tayo pinili ni Hakim. Pero hindi natin maalis ang katotohanan na pinili niyang iwan tayo. Your plan worked, Sal. You were able to deflect the military. They are off our trails for now. But what is most important is that we were able to achieve our goal. Despite your lack of focus earlier. Here. You have been nothing but understanding towards me given all of my shortcomings. I'm sorry it took this long for me to realize your words. Lessons learned. I will not fail you anymore. Good. Because now, the real work begins. Ma, pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan si Alex. Bakit pa siya nagpumilit bumalik sa pamilya niya? Elmer, anak, karapatan ni Alex yun na hanapin yung tunay niyang pamilya. Ma, yung parte niya, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko yung lahat. Ang hindi ko maintindihan hanggang ngayon, naisip ba niyang papakawala lang siya ng pamilya niya ng basta-basta? Isn't that common sense ba? Elmer, ang importante ngayon, makita natin si Sal. Para maligtas na natin ang kapatid mo. Pero pa hanggang ngayon, wala pa rin tayong lead kung nasan si Sal. Saan natin ililigtas si Alex? Yes, sir. Copy, sir. Pasin eh. Kailangan ako mag-report sa HQ. Oh, bakit daw? Carry on. General Marasigan. I didn't expect to see you here. Ponti, upon the recommendation of Commanding General, we're coordinating a General Marasigan team in capturing the Alorajis since their last location is in Mindanao. Paano po yung team ni Colonel Maguban? Nililibre siya for now. At pinapatan over lahat ng info na meron siya. And for now, Ponti, please present to us lahat ng nakuwang intel report on this. Yes, sir. I'm glad to work alongside with you again, Colonel Fontiveros. The pleasure is mine, sir. Naramdaman ko na dumating si Dante sa Command Ops. Na gusto niya i-take over ang operations laban sa mga Alhuraji. Pero sir, dapat na-anticipate na natin yun. Nasa jurisdiction na ni General Marzigan ng mga kalaban, SOP na ibigay lang ng operational command sa kanya. Pero hindi niya ipaprioritize na mahuli si Saal. Dahil ang importante sa kanya, iligtas si Alex. Yes, sir, mukhang decision po yun ng higher ups. Hindi! Ginamit niya yung mga koneksyon niya, yung mga mistanel ni Mondejar. Si Dante ang dahilan kung ba't hindi mahuli ang mga Alhuraji. Hindi ako! Kumusta yung pinagagawa ko sa'yo? Wala pa, sir. Damn it! Hinihintay ko lang report ng mga Alpha ko, sir. Umikot na naman sila sa lugar. Inaamoy yung mga posibleng dinaanan nila. Matagal nang tinik sa lalamunan kong pamilya niyan. Wala akong ititira ni isa sa kanila! Ah!
buhay si Akin. Sabihin niyo sa akin lahat ng nalalaman niyo tungkol kay Akin. Kugunin natin ang kapatid ko. Babawiin natin si Akin. Tiwala kami sa'yo. Dahil kapamilya ka namin. Maglabasa na tayo ng patong ay balak. Saan? Nakikiusap ako. Yakapin na natin si Akin bilang parte ng pamilyang to na natin siyang itaboy. Yan ang kapatid ko si Akin. Hindi ko nakakalimutan yan. Sundalo na siya. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi dapat ibinibigay ang tiwala sa maikling panahon. Anak, nung sinamahan mo ako, nakuha mo na ang tiwala ko. Nung nakulit ako, at hindi mo ako iniwan. Hindi ko kaya makitang masaktan kayo. Nagkasama ako. Naranasan ko na ho ang mawalan. At ayaw ko habang panahon, sisisingin kong sarili ko kapag may nangyari sa inyo. Kaya nga ako nagtitiwala sa'yo. Hindi dahil sa anak kita. Kung hindi dahil sa alam ko mabuti kang tao. Salamat ha. Hanggang maaari ayoko na sana tayo magkahiwa-hiwalay. Salamat na kayo sa akin. Iwan mo na ang buhay na to. Maintindihan mo ba ang sinasabi mo, Akin? Gusto mo ikaw ang piliin ko. Kaysa kay Saal, pag umalis ka dito, may pamilyang naghihintay sa'yo. Si Saal kapag iniwan ko, mawawala na siya. Ay, sorry ho. Hanggang dito ka na lang akin. Saan? Hindi sasama. Saan? Hindi siya sasama. Gustuhin ko man muli tayong mabuo. Hindi ito pinag-adya para sa atin. Mahal ko kayo, mga anak. Nang higit pa sa buhay ko, sana kahit paano ay naiparamdam ko ito sa inyo. At sana sa huli, ito muling magbuklod sa inyo.